up guys? It's me, Makapango. Welcome to my vlog! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So ayan, what's up mga pango? Ngayon ay magluluto tayo ng kalderetang bibir. So guys, tara, punta natin sila. Ayan na nga guys, at nakikita nyo si nanay, chinachani yung mga balahibo. Totoo lang guys, pagkakaibigan yan lahat. So kailangan siya handaan, kaya kaming magawa. Kaya niluto ko yung tatlong bibir. Guys, kung mapapasin nyo, matataba yan. Mga isang kilo, bawat isa niyan. Kaya guys, maya-maya guys, titila rin natin yan. So guys, ayun ang maalaga ko. Rabbit, si Sweeney at si Tweety. Ang aking ibon, mag-isa pero masaya. Ang aking banta, maliit pero malakas tumalun yan. Saka yung mga anak niya, kanyang asawa. Guys, kung mapapasin nyo, may nakita kayo kangkong sa loob, saka feeds. Guys, yan ang pinapakain ko sa mga alaga ko. So guys, maya-maya, titila rin natin. Tara! So guys, dahil hindi natin matagal yung maliliit na balahibo, kanina tinachani yan, ang ginawa ko, sinilabang ko na lang yung mga katawan nila. Para yung mga balahibo maliliit guys, matanggal. Kasi baka mamaya, pag kinain mo, tatama sa bunganga mo yun. Kaya ang ginawa natin guys, pwede yung silaban yan. Kaya guys, pagkatapos yan, ang ating pagagayat, at papakuluan na natin yan. So ayan guys, ginayat na natin ang luya. Kasi guys, wala tayong makitang tanlad. So kaya yan naisip ko, iyan na lang ilagay. So yan, ilagay ko na guys sa unang papakulo ko. Gawa kasi guys na medyo maedad itong isang bibi na ito, kaya mas mauna siya. Pagkatapos yung pagkulo niya, isasama ko yung mga bata. So guys, tara, pakuloan na natin yan. So guys, tapakuloan ko na yung matandang bibi. Sinama ko na yung mga bata. So guys, maya-maya pagkakumulo na yung mga 30 minutes yan, pwede nating lutuin yan. So yan guys, inuna namin yung carrot saka yung patatas para medyo lumambot. Hangoy namin yan. Tapos gigisahin muna namin yung bibi. So guys, yan, pinapano na yung bibi. So guys, maya-maya gigisahin na namin. Yan ang aming gagamitin ngayon sa pagluluto ng kalderetang bibe. So guys, ito ang sili, ito ang bawang, sibuyas, saka yung ating tomato paste, saka yung del monte, saka ang peanut butter. Saka guys, kung mas maganda guys, mas marami tayong gatang gagamitin. So guys, tatlo to, sikwenta, isang bottle nito, 50 pesos sa pinagataan natin. At saka ito guys, yung ating rino, lalagyan natin yan. Saka itong sili, paraka. So guys, maya-maya ay ating gigisay na, at sisimula na ang labanan ng kainan. So guys, ay gigisay na natin ang ating bawang. So guys, kailangan papuluhin natin yan. Pag namula na, isama na natin ang ating sibuyas. So guys, nilagay ko na yung sibuyas at gigisay na natin. Medyo mapula na yung bawang. Importante guys, yung bawang mapuli. So yan guys, isasalin ko na ang bibe. Ayan ang bibe, init. So guys, at ilalagay ng ating sili. Guys, kaya nilagay ko na mas maaga yung sili para mag-enhance sa meat ng bibe. Yung anghang, kung gusto nila maanghang, kayo na bahala maglagay kung gano'ng kadaming sili. So guys, ilalagay ko na ang tomato sauce, 250 grams yan guys. Pwede na siya sa 3 kilo. Pero guys, ang ginamit namin tomato sauce dyan ay 500 grams. Para guys, mas masarap yung ating kalderetang bibi. So guys, halo-haloin natin para kumapit yung mga sauce sa mga meat natin gagamitin.
So yan guys, at talagay natin guys yung tomato paste. Yan tomato paste na yun guys ay nagpapalapot at nagpapasarap ng ating kaldereta. So guys, ayan at halo-haloin natin para magsama-sama ang mga rekadong nilagay natin. So guys, ito ngayon ang patatas natin sa carrot. Isasama natin siya guys. Kasi guys, hindi natin pwede siya isama sa pakulo kasi baka madurog yan. So, kaya pinirito natin at hinango natin. So yan guys, at ilalagay natin ating gata. Guys, more na maraming gata ay masarap. Kaya ang gata na ginamit niya guys ay tatlong gata. 50 pesos each ang bawat isa. So guys, kung magluluto kayo nito, panoorin niyo itong vlog ko para matuto kayo at malaman niyo kung paano pagluluto ng kaldereta, bibi. So yan guys, at nailagay ko na yung tatlo. Hahalu-haluin na natin yan guys. So yan na guys, ilalagay na natin ating rino. Guys, pwede kong maliit, pwede malaki, pero more, mas maganda yung malaki para mas lumasa dun sa ating bibi. So guys, ito na, nalagay natin yung rino. Ilalagay natin ang ating main ingredients na peanut butter. Ayan guys, kung makita nyo, naglalangis pa ang peanut butter. Napakasarap yun guys. More na maraming peanut butter, more na masarap yan. Kasi lasang mani. Kaya nga peanut butter, lasang mani. So guys, maya-maya matitikman na natin yan. So guys, tapos ko na isalin ang ating peanut butter guys. Sinasabi ko nga guys, mas maraming peanut butter mas masarap kasi yan ang pinaka main ingredient sa ating dyan sa ating pagluluto ng kalderetang bibe. So guys, maya-maya papakuloy muna natin yan. Pagkatapos niyang kumulo guys, pwede natin tikman ang ating nilutong kalderetang bibe. So guys, ilalagay pala natin ang ating siling paraka. Pampabangurin yan at pampainhance ng lasa ng ating kaldereta. So guys, pag nailagay natin yan, halu-haluin natin yan para sumama yung lasa doon sa ating kalderetang bibe. So guys, sa lahat sa gustong matuto na magluto, please watch Makapango Vlog. So guys, ayan, nahalo ko na nga. At mamaya-maya guys, siguro matitikman na natin yan kung ano ang lasa niyan. Pero tingin ko guys, masarap yan. Napakasarap. Tingin mo pa lang, amoy mo pa lang, masarap na. So guys, lalagyan natin ng konting asukal. Para medyo manamis-namis. Kung gusto nyo hindi gano'n matamis, kayo na guys ang bahala. So guys, at eto na nga, at nailagay natin ang asukal. Hinalo natin guys. Haluin natin para masarap talaga. So guys, maya-maya guys, ay lalagyan ko pa yung paminta para mas masarap. Ayan guys, lagyan ko na nga yung paminta at hahaluin pa rin natin yan para magsama-sama ang mga rekado ating ginamit. Nilagyan natin ng konting asin kasi tinikman ko medyo matabag. So ayan guys, titikman na natin yan kung ano ang lasa ng kaldereta. Bibi! Kaya ang sarap. Mayam yam. Sarap guys. Mainit siya. Pero so guys, agayang sabayin ito. Ang pagluluto ng kaldereta ng bibe. Maraming salamat.